Hello, good morning everyone. Manang Leads is back for another video. Early morning, kape kape. Kumusta, kumusta? Alright, so thank you sa mga nanonood sa akin and sa mga manonood pa. Maraming maraming salamat po. Magdi-disclaimer video po muna ako. This is a disclaimer video regarding my channel or my videos. Kasi nga 'di ba yung mga videos ko is about naka-focus sa annulment at saka sa Islam divorce. All right. So hindi po ako attorney. Naranasan ko lang na annul. Annulled na ako. So yung mga sinishare ko lang is about what happened to my annulment process. Tapos na ngayon, salamat naman sa Diyos. Ayan. And late last year, nalaman ko ang Islam divorce. So after several research na ginawa ko naman, nakahanap ako ng service provider. Yun. So partner na ako sa kanila. Nag-research talaga ako ng Islam divorce dahil dun sa first na video ko about Islam divorce na naka-receive ako ng may mga nakikita akong comments na medyo na hurt ako kasi sabi nila mag-ano ka muna sa Sharia, mag-research ka muna bago ka magsalita ng ganun. Nasaktan ako pero ginamit ko yun para makapag-research talaga kasi hindi nila sasabihin yun sa akin kung wala akong maling nasabi dun. So, nag-pin comment ako dun sa video ko na yun. Na sorry po. Yun. So, gumawa din ako ng apology video about that. Mapapanood nyo din yan sa mga old videos ko. And yun na nga, parang na-challenge ako na na there might be something positive or something good with Islam divorce sa mga Christians na tulad natin. Ayan. So, sabi ko, why not give effort or bakit hindi ako mag-effort mag-research niyan? Total, ang dami-daming may message sa akin na ganito, ganyan, 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 ano ba? So, I did. Good news naman, late last year, nakahanap ako. So, ngayon, ino-offer ko na rin as one of my online service kasi not necessary naman na lawyer yung magpo-process as long as recognized ng Sharia court. Yun. So, as long as legit yung ipaprocess niya talaga pa, hindi yung mga kagaya ng nagkalat online na kunwari mag-o-offer tapos wala naman pala. Mag-ingat kayo dun, guys. And, yes. Disclaimer, as sabi ko kanina, disclaimer video ito. So, hindi ako attorney, pero naranasan ko ang annulment. So, nagbibigay ako ng mga advice kung alam ko. Kung hindi ko naman alam, ikinukonsulta ko muna dun sa mga nakakaalam. Ayun. And, another disclaimer. Pwede bang hindi basta-basta ang annulment at Islam divorce ha. Ito ay para lang sa mga totally damaged ng marriages. Yung hindi na talaga pwedeng magsama pa na mag-asawa. Hindi pwedeng away-bati. Ay, ayusin nyo na yan kung kaya pang ayusin. Kagaya, kasi naka-receive ako ng abay, nagsumbong yung lalaki yata yung nag-message sa akin. Alam mo yung parang nagkwento siya as in. Normally, ganyan naman ang ginagawa ninyo sa akin eh. Magkukwento kayo sa private message. And then, I was in a bad mood yata that day. Sinabihan ko siya na tag nito. Kasi parang tinetreat yata yung lalaki eh. Lalaki yata yung nag-message sa akin eh. Kayong mga lalaki talaga ah. Na tinetreat ni wife. Abay, in-screenshot yung sinabi ko na ipa-blatter mo. Kasi I was in a bad mood that day siguro, kaya ko nasabi yun. In-screenshot ba naman yung message ko sa kanya? Tapos sinend dun sa asawa niya. Aba, nag-message sa akin yung asawa niya. Tapos galit, sabi, ay, binlock ko talaga yun. Pasensya ka na kung nanonood ka sa video ko na to. Ayoko nang ganun, yung pa-victim ba?
ayoko nang ganun. Maging honest kayo sa akin. Sa lahat ng mga sinasabi ko sa inyo, full of honesty. Full of honesty. Tapos huwag niyo akong sabihan ng ganun ha. Na alam, magsabi kayo ng totoo dahil kung isasalang na yung case niyo kung sa annulment kayo, hindi lang yung attorney ang hahawak ng case niyo. Alalahanin niyo, pupunta yan sa court. Ang korte may mga investigador yan. May mga investigador yan. Yan ang hirap sa annulment, kaya huwag niyong isiisihin ang annulment ha. It requires full honesty. Kaya may mga nadi-deny eh, mga sinungaling eh. Hindi lang sa hindi magaling ang attorney niyo. Minsan false information din yung binibigay niyo kasi. Lack of communication si client at saka si attorney, kaya nangyayari yun. Yun ang observation ko sa mga sinasabi, kachikahan ko sa private message eh. Kaya uli-uli, hindi ko ina-advocate ang annulment at saka Islam divorce. Dahil marami ding couple na deserve ang annulment at saka divorce. Pero sa mga hindi ma-spelling ang utak diyan na away bati diyan, tapos magme-message sa akin, sorry po, wag po ganun. Kaya please guys, ang annulment para lang sa mga hindi na talaga pwedeng magawa ng paraan. Pero kung pwede niyo pang ayusin 'yan, ayusin niyo na. Dahil dadaan at dadaan din kayo sa evaluation. Baka magsayang lang kayo ng pera. Ibinigay ko ng example yung nag-message sa akin, tapos in-screenshot niya yung message ko, sinend dun sa misis niya. Tapos pagtingin ko may message request sa akin, nag-check ako ng mga message request. Masama ang loob niya sa akin. O, anong mararamdaman niyo? Binlock ko yun talaga. Kasi, buti nga sa kanya. Ayoko sa mga pa-victim effect. Hindi ako kasi, ayoko sa mga pa-bebe. Ayoko sa mga pa-bebe, guys. Ang annulment at saka Islam divorce, hindi siguro yan maganda sa mata ng karamihan. Kasi nga, syempre, pero mas maganda pa rin talaga yung buo ang pamilya. Pero meron talaga yung mga pamilya na hindi na pwedeng magsama. At yun na nga yung binibigyan natin ng solusyon. Binibigyan ng annulment at saka Islam divorce ng solusyon. Pero wag naman yung OA ba. Yun. Seryosong bagay ito, guys. Wag nyo akong i-message ng false information, okay? Kasi sa lahat ng mga sinasabi ko, masasabi ko naman na 99% to 100% na honesty lang yung sinasabi ko. Kahit na kung tutuusin nga kung ongoing na yung annulment niyo, kung ongoing na yung Islam divorce niyo, ano pang responsibilidad kong sumagot sa inyo? Eh ang ino-offer ko lang naman ay assistance kung doon sa mga naghahanap ng legit. So if you are now ongoing sa mga processes ninyo, so kung tutuusin nga, hindi ko na obligasyon na mag-reply dyan. Kaya lang kasi na naaawa din ako. Kasi alam ko, may mga marami sa inyo dyan, they are in a wrong hands. Nasa kamay sila ng mga kunwari nagpa-process pero hindi. Alam ko yan dahil sa mga nakaka-chat ko online. At nakakaawa ang mga yun. So, need kong sabihin kung ano yung alam ko para maagapan nila yung paglaki ng pera na mawawala sa kanila. Yun naman ang purpose ng channel ko na to. Kahit papaano sana, kung 10 sana yung mapupunta dun sa mga scammers, at least kung may isa, dalawa na napunta sa akin, at least may dalawang hindi na scam. Dahil sinasabi ko sa inyo guys, hindi naman tayo manluloko. Diba? Talamak nga ang lokohan online, talamak ang lokohan outside. So kung 10 kayo na mapupunta sana doon, nagtiwala yung dalawa sa akin, may dalawang na save.
Yun, that's my point. Kaya wag nyo akong i-message ng kung ano-ano na, yung alam mo yung parang do that to the max. Wala akong time dun. Dahil ako naman is nandito lang para maging totoo sa inyo. Nandito lang ako para maging totoo sa inyo. Hindi ako kagaya dun sa, hindi ko ipapakita yung mukha ko dito sa YouTube, sa Facebook, para lang manloko. Karamihan yung mga, pansinin nyo, karamihan yung mga nag-o-offer, pinapakita ba nila yung identity nila sa inyo? Hindi naman siguro. Dahil kung ang purpose ko ay manloko, bakit ako haharap sa camera ng buong-buo? Di, ang dali-dali nyo na lang akong ipahuli kung lulokohin ko kayo. That's my point. Kaya kung mag-message naman kayo sa akin, huwag naman yung parang yung akong ini-interrogate, kasi may limit din yung information na pwede kong ibigay. Hindi naman pwedeng lahat-lahat na lang ng suot ko, kukunin nyo. Pinoprotektahan ko rin yung online office ko, lalong-lalo na registered ako, may permits din ako. May limitasyon din yung mga information na pwede kong ibigay, guys. Sana maintindihan nyo yan. Okay? So, yun lang guys, yung gusto kong sabihin. Summary. Hindi ko ikinakampanya ang annulment at Islam divorce. Ito ay para lang sa mga sira na marriages. Hindi pwede yung nag-away ngayon, next month okay. The following month nag-away. Hindi sa ganun. Lalong-lalo na sa annulment. May sheriff ang court. Hindi lang attorney ang kumikilos sa annulment. Pati yung court. May sheriff sila. May background investigation sila. Okay? So, might as well be honest to yourself. Be honest to your lawyer. Yung mga ganun. May mga exaggeration siguro na statement for the sake of the case. Pero wag naman yung puro kasinungalingan na lang yung sasabihin. Okay? So, yun guys ang advice ni Manang Leeds. Nag-sermon ng ang aga-aga. kasi kailangan nyo yun. Ganun talaga ako. Prangka ako magsalita. Pero I'm sure naman na sinisiguro ko naman na makakakuha kayo ng tamang tips, kasi nga na lalong-lalo na sa annulment kasi naranasan ko. Okay? Minsan may pagkamaldita yung reply ko sa mga nagbe-message sa akin, kasi we all have our bad days. Eh kung natsambahan mo yun, sorry ka na lang. Pero sinasabi ko sa inyo guys, oo, may pagkamaldita talaga ako magsalita, pero kapag seryosong usapan naman, maaasahan nyo naman ako, okay? Maaasahan nyo ang Manang Leeds. I'm always here. Manang Leeds is always here for you. Okay, thank you so much. Bye-bye.